accept the bid from Lashera Jewelry. Napataas kilay si Elise dahil sa inaakala niya ay hindi darating ang representative ng Lashera Jewelry. Pero dyan siya nagkakamali dahil ayon kay Marisa, late is better than never. Hindi naman talaga nagpatalo ang Lashera sa bidding para maging partner nila ang Sugawara Clothing. Kaya't nasunog sa bidding ang Senya Dosa at umuwing luhaan si Elise. Samantala, hindi pa ba nakakauwi sa bahay si Elise, e tumawag na agad sa kanya ang nag-alalang si Nanay Lusing. Sobrang nalungkot at nag-alala si Nanay Lusing dahil hindi sinasagot ni Hope ang kanyang mga tawag at nag-alalang kung saan na naman napunta ang apo niyang si Hope. Mas lalong nag-alala si Elise dahil pati tawag niya ay hindi sinasagot ng kanyang anak na si Hope. Tunay na nagre-rebelde na nga si Hope at ayaw nang pakinggan ang kanyang mga magulang. Nakahanap ng paraan si Jake at natanong kay Charity Faith kung saan ang exact address nitong si RJ. Agad naman dumating at natuntun ni Jake ang lugar kung saan nakatira itong si RJ at naisalba nga ang kanyang kapatid na si Hope sa masamang binabalak ni RJ sa kanya. Munti ka na nga magalaw ni RJ itong si Hope, ngunit dumating itong si Jake at napigilan niya ito at nagulpi niya itong si RJ. At naisalba nga ni Jake itong si Hope sa mga kamay nitong si RJ, ngunit pagdating ni Hope sa bahay ay lasing na lasing siya at sinagot-sagot ang kanyang mga magulang at sinabing ginagawa niya ito dahil sa pagsisinungaling ng kanyang mga magulang sa kanya. Mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa aking advanced episode uploads. Dito lamang yan sa Ang Sayo Ay Akin.